Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig at iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo?" Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang Salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Tayo po ngayon nasa ika-alin na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa linggo pong ito, napakaganda. Sabi nga, naka-inspire ang mga salita ng ating Panginoon. Noong sabihin niyang, "Iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig." Ang sabi niya, kung paano po tayo iniibig niya, gayon din tayo iniibig ng Ama, yung lumikha sa atin, yung araw-araw nagbibigay ng mga pagkapala sa atin. Ganito po yung pag-ibig ng Ama sa atin. Kung kaya nga po mga minamahal na kapatid, napakaganda ang ating paglilayan ang tungkol po sa pag-ibig na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin pa yung Ebanghelyo, kung ating muling alahanin yung ating narinig sa kapahayag ng mabuting balita, ang sabi doon, walang hihigit sa pag-ibig na nag-aalay ng buhay ang isang kaibigan para sa isa pang kaibigan. There is no greater love than for a friend to lay down his life for the other friend. At ito po mismo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pag ang iyong pag-ibig sa isang tao ay ganap,
pati yung buhay mo, handa mong ibigay. Ika nga, yung paglilingkod mo para sa taong ito ay magiging ganap din. Ito po ay kitang-kita sa mga magulang, hindi po ba? Ang mga magulang po, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga anak, ganap ang paglilingkod nila. Hindi lang po yung paghuhugas ng pinggan, pagluluto, pag-prepare, kundi yung lahat ng pagod, lahat ng hirap sa kanilang mga para sa kanilang mga anak ay ginagawa po nila. Kasi po, ganap ang pagmamahal, kung kaya ang pagsiservisyo, ang buhay, ika nga, ay inialay nila para po sa kanilang mga minamahal sa buhay. Sa ibang bansa nga, ang sinasabi nila, yung araw, ginagawang gabi. At yung gabi, ginagawang umaga o araw. Dahil lang sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Ito po yung ginagawa ng mga magulang doon sa abroad. Maging mga sa mga anak din po na ganap ang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Yung pagpagpagod nilang pag-aaral, pagpupuyat, kung alam nilang ito ay para sa kanilang mga magulang din upang matulungan po sila balang araw, binabaluan nila yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo. Dahil alam nila ito ay para sa pagmamahal nila sa kanilang mga magulang. Pero mga minamahal na kapatid, sa ating pong katekismo, sinasabi po na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang po doon nag-uumpisa o natapos. Mahal mo ang Diyos, naglilingkod ka sa Diyos. You love God fully and you serve Him wholly. Pero hindi lang po doon yun. Ang sabi sa katekismo, ang bawat Kristiyano, ang ating tungkulin ay kilalanin, mahalin, at paglingkuran ang ating pong Diyos. Sa madaling sabi, yung mahalin at yun pong paglilingkod ay ito po ay mayroon mo ng unang-unang stage, ika nga. Ito po yung pagkilala. Ang totoo, hindi mo naman talaga kayang mahalin ng ganap ang taong hindi mo naman kilala. Ang ating pong Diyos ay ganap ang pag-ibig sa atin. Bakit? Kasi tayo po ay kilalang kilala niya. Siya po ang lumikha sa atin. Alam niya yung ating kahinaan. Alam niya yung ating mga kalakasan. God knows us very well. That is why God is able to love us very well. At dahil po yun, naging ganap din po ang pagmamahal ng Diyos na handang ibigay yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Pero ang lahat pong ito ay nagsimula sa pagkilala. Hindi mo maaring mahalin ng ganap ang taong hindi mo naman kilala. Father, ako nga, na love at first sight, ang sabi sa akin isang beses ng isang teenager. Ang sabi ko, alam mo, maaaring ko ay ma-attract sa tao at first sight. Ikaw ay mabighani sa isang tao. Pero hindi pa yun pag-ibig. Kasi yung taong iyong nakilala, hindi lang yung mga magandang bagay ang mapansin mo sa kanya. Yung kanyang itsura, yung kanyang talino, yung kanyang sipag. Ang totoo, wala naman taong perpekto, hindi po ba? Paano mamahalin yung taong ang alam mo lang ay yung best sa kanya, yung magandang katangian niya? Pero pag makialam mo yung kanyang hindi gaanong magandang katangian, ay baka naman iwan mo bigla. Baka yung masabing, ay, hindi ko na siya type. Yung tao para siya imahalin mo ng gusto, yung good side at yung bad side, kailangan mong makilala. Sa ating Panginoon, para siya yung makilala ng gusto, hindi lang po yung kanyang mga pangako, yung mga blessings ang natanggap sa kanya, kung hindi pati yung kanyang hamon sa atin, yung mga pagsubok na inlalaan niya para sa atin. Alam mo ba yun? Kilala mo ba ang ating Panginoon? Kung kaya nga po napakaganda ang pag-aaral ng mabuting balita, ang paikinig, ang pagdalo sa mga pagtipon-tipon, sa mga recollection, sa mga retreat, nang sa gayon maging ganap ang ating pagkilala sa Panginoon o tayo po ay lumalago sa pagkilala sa Kanya. Ang bunga po niyan, ang ating pagmamahal ay lumalago din. At sa huli, ganap ang ating paglilingkod sa Kanya. Kilalanin, mahalin, at paglingkuran ang ating Diyos. Ito po ang tawag sa ating mga Kristiyano. Sa ating lahat, isang pinagpala at magandang linggo po sa ating lahat. Would you know what the baby Jesus saw?
for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Don't you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? Oh,